Opisyal na nakapaghain ang kanyang kandidatura sa lalawigan ng Pampanga si gubernatorial aspirant Engineer Danilo Bailon upang wakasan ang di umano'y kahirapan at korupsyon sa lalawigan. Anya, kinakailangan ng bagong leader ng lalawigan na siyang maganda ang track record at una sa lahat ay naniniwala sa Diyos upang maisagawa ng ayos at tama ang bawat adhikain para sa mga kababayan nito. Nakaraang eleksyon ay tayo hindi nanalo, ay talaga naman ganun eh. Ang hinirang ng Diyos, di basta-basta ka mananalo. Talagang magdadanas ka ng hirap at kailangan mapagtibay ka bago ka madala roon. At yung nakuha kong boto ng nakaraan, napakalaki na nun. Binigay lang ng Diyos yung tama sa hirap namin. Ilan sa mga pangunahing naistutukan ni Bailon kung sakaling pala rin na makaupo sa pwesto ay wakasan ng illegal na gambling sa lalawigan, pagbibigay ng sustainable livelihood sa mga kabalen at pagpuksa sa illegal na droga. Yung ibabawal natin yung mga sugal na yan, ay hindi na makakapagsugal yung mga tao. Ano concentration na gagawin natin? Ano ipapalit natin? Livelihood. Turuan sila ng tamang paghahanap buhay. Na tulad nung naging experience ko bago ko inabot itong malaking negosyo nito na galing ko sa hirap. Dagdag pa ni Bailon na sobra na ang kahirapan na dinaranas sa lalawigan ng Pampanga na siyang dapat na umano wakasan. Ay tumatakbo ng gobernador ng Pampanga kasi ang Pampanga ay sobra na ang paghihirap ng ating mga kababayan. Ano nagiging dahilan ng paghihirap? Ako sa nakita ko, unang-una yung mga bisyo, yung sugal. At yan naman ang ginawa ko sa Candaba, no? Ako yung naging mayor, talaga inalis natin yung sugal. Ano? At ang nakinig sa atin, gumanda buhay nila. At saka yung korupsyon. Saka isa pa, parang ang Pampanga kasi hinahawakan lang ng ilang politikong makapangyarihan. Okay lang sana kung maayos eh. Kaso ang problema, ang lumalaganap ay mga sugal. Mga bisyo, nagiging dahilan ng lalong pagkabagsak ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Taong 2022 nang tumakbo si Bailon bilang gobernador ng Pampanga, ngunit abigong magwagi sa kanyang katunggali na si incumbent Governor Dennis Delta Pineda at umaasa na sa taong 2025 ay magkakaroon ng bagong pag-asa at Pampanga. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.